Hello guys, this is AD of AD Flex, and ngayon, tuturuan ko kayo paano nyo, well, magagamit ang Zoom, no? Kung kayo ay mag-host, co-host, nasa gayon ay maging maganda yung takbo ng inyong magiging meeting, no? At kung paano nyo siya ma-represent na maganda sa inyong mga participants o andoon sa meeting ninyo o kaya sa webinar. So ngayon, syempre, maganda na magsimula tayo sa mag-download ng Zoom. Pero bago yun, huwag nyo munang kalimutan na pwede kayo mag-subscribe, no? Libre lang naman siya. At ganyan din mag-follow, like, share, no? At malaking tulong yun para sa akin, no? Para ma-push to ko to na gumawa ng mga videos tulad nito. Ngayon, puntahan natin kung paano ba mag-download ng Zoom, no? So, syempre, pupunta kayo din sa official website niya. Huwag kayo pumunta sa mga saan-saan. Kasi baka maloko kayo. Naku, nawala ng signal. Nawala ngayon ng signal. Nangyari. Ayun. Ayan, nakikita nyo na. So, zoom.us. Yun yung itatype nyo. Kung hindi naman, pwede nyo na i-type sa Google, Zoom. Kung ano yung pinakauna na makikita nyo doon, yun ang pipindutin nyo, syempre. Then, punta kayo sa, saan ba yun? Saan download? Ayun, ito. Download dito sa baba. Ewan ko bakit di nila nilalagay sa taas. O pwede naman pala dito, resources sa taas, no? Kung saan nyo trip, no? Medyo namamatay-matay tayo. Ang weird lang. So, yun. Resources. Then, download Zoom client, no? I-download nyo yan, no? At, syempre, download nyo to kung ito. Kung 64-bit yung inyong computer, no? Kung hindi naman, ay yung 32-bit. No? Tapos, huwag nyo nang pakialaman yung iba dyan. Pwede na yan. So, kung gusto nyo naman gamitin siya sa mobile, ayun, pwede nyo open yung mga bagay na yan. Oh. May ganyan na pala sila. Yung ko na nilaman. So, kung kunyari, kayo ay nakapag-download na, no? Or meron ng available Zoom sa inyong computer, no? Palagi nyo yung laging i-check kung ito ay updated. Tulad po nito, no? Hindi ko pa na-update yung sa akin. Paano yung siya malalaman kung hindi pa siya updated, no? Lagay ko siya dito, no? Lagay ko yung mga bars dyan. So, exit muna to para pakita ko sa inyo kung paano siya i-update. Yan, puntahan nyo to. Siyempre, hanapin nyo yung Zoom icon, no? Then, check for updates. Yan, check po nyo yung updates. Ewan ko lang kung bakit di nilagay ng Zoom dito sa Windows na to. Paano makita kung ma-update siya. Sometime nga umano. Pero, ganun po ang ginawa nila. Edi, ganun po ang gagawin natin, no? Check for updates. So, lalabas itong dial box na yan. At, syempre, i-click nyo lang yung update para sa gayon ay updated yung Zoom nyo. Sa gayon ay magiging stable yung mga yung Zoom meetings ninyo. Kasi, kadalasan na, kaya may mga update na ganyan ay kasi para ayusin yung mga bugs, yung mga tulad yan ng security enhancement pa, no? At mga bagong features na pwede nyo magamit sa inyong Zoom meeting. Kaya medyo ipopost ko lang ito para
yung recording na ito para sa ngayon ay hindi niyo na makita yung dating process. At habang pa lang habang nag-update siya, yan ang lalabas sa inyong screen. So, hintayin nyo lang siya at mag-update din yan. Yan. Parang lalabas din yung ganyan. Yan, ngayon, na-updated na yung ating Zoom meeting sa laptop ko. Sa aking desktop. No? Para maganda, ugaliin nyo siya na laging check lang yung po yung updates. No? At sasabihin naman niya kung kayo ay nasa latest version na. So, lalabas ulit yung dialog box, no? Na sasabihin niya na updated na yung inyong Zoom application. So, close niyan. Ngayon naman, dahil na-download nyo na yung inyong Zoom meeting, no? Meron ko yung dalawang paraan para kayo ay makapag-sign in sa inyong profile. Lalo na kung kayo ay license yung inyong Zoom meeting, no? Kaya po, maganda na license po yung gagamitin nyo, lalo na kung kayo po yung mag-hosting, is dahil kapag free lang ang inyo pong account, ay may limited na time lang ang inyo pong mga meetings. Kapag hindi, ito ay unlimited siya, no? Yung inyo pong hosting ng inyo pong mga meeting. Ngayon, ano yung dalawang paraan para kayo ay mag-sign in? Pwede via dun sa mismong application mismo. Kung titignan nyo po ito, may sign in. Yan. Mamimili ka lang kung e-enter mo ba yung email mo o yung password mo, no? Or check mo rin to kung gusto mo na kapag inopen mo yung Zoom application mo, nakasign in ka na agad dun sa account na gusto mo. Or kung wala ka pang account, pwede ka mag-sign up dito. No? Idadating niya kanya doon sa signing application ng Zoom meeting. No? Medyo matagal nung ating internet. Ewan ko kung bakit. Yan, may mga steps na para kayo ay makapag-sign up. So, hindi ko na siya papakita, no? Kasi medyo, privacy po yan. O kaya, para mas maganda yung, maging mas madali yung inyong buhay, no? Para hindi na kayo mag-sign up pa, no? Pwede kayong gumamit ng Google account nyo or ng Facebook account nyo. So, yun po yung isang paraan para ikaw ay makapag-sign in. Ano pa yung isang paraan? Pwede kang mag-sign in via dun sa mismong browser nila. Which is, parehas lang din naman ang kakalabasan. Ang problema lang, kapag nag-sign, binuksan mo yung Zoom application mo, hindi ka pa naka-sign up. So, yun po yung kanilang advantage at disadvantages. So, punta ka sa Zoom meeting nila. Zoom na website, no? At yan, sign in ka. At yan, pasok ka sa Google. Yan. Tapos, lagay mo lang yung credential ng yung account. Hindi ko napapakita. At tuloy-tuloy na yan. Tapos, makikita mo na yung mga setup na kailangan mo. So, ganun po ang mag-download at mag-sign in sa ating Zoom application. Kung may mga tanong pa kayo at mga kailangan, mag-comment lang kayo sa ating baba. No? At kapag may panahon, ay tutry ko po na sagutin ang inyo pang mga tanong. So, ito po ang ating unang tutorial para sa ating Zoom meeting. So, huwag niyo po ulit kalimutan, no? Libre lang po na mag-subscribe, add like, at mag-share na rin ang video na to para makinabag na rin ang iba sa kanilang paggamit ng Zoom Cloud Meetings. Thank you po, at makita-kita tayo ulit sa ating susunod na video. Salamat!